ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Blaze. Tambalanista for 10 years at isang OFW. Sumulat ako dahil kailangan ko ng payo. Hindi ko na kasi maisip kung ano ang nararapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon. I am a lesbian. 3 months ago, nakilala ko si Donna habang nagsisimba. Nagkapalagayan kami ng loob at hindi naglaon, nahulog sa isa't isa. Ang problema, niloko si Donna ng kaibigan niya. Umutang sa bank at ipinangalan sa jowa ko tapos umuwi ng Pilipinas for good. Binabayaran ni Donna kahit labag sa loob niya dahil baka maging dahilan para i-terminate siya ng amo niya. Hindi naman pwedeng mangyari yon kasi single mom siya at sinusuportahan niya ang 3 anak niya sa Pilipinas. Tambalan 2 taon nang halos walang natitira sa sahod ni Donna, kababayad ng perang inutang na hindi naman niya pinakinabangan. Recently, tinanong niya ako kung pwede ko daw ba siyang tulungang magbayad dahil magkasintahan naman kami. Okay naman sa akin kasi kahit 3 months pa lang kami, mahal ko naman siya. Kaso lang, kapag tinulungan ko siya, halos sa kanya lang mapupunta ang buong sweldo ko. Ano po kayang maganda namin gawin para hindi naman madamay ang buong sahod ko sa problemang ito? Pwede niya po kayang takasan yung utang niya kahit nakapangalan sa kanya kasi sa totoo lang hindi naman siya yung gumamit ng pera, nadamay lang naman po siya. Maraming salamat po at hihintayin ko ang inyong payo. Ang inyong tambalanista, Blaze. Tama ba partner na Paskong Pasko, ito yung ano, ito yung kwento ng Burnay. Yung para andami, hindi magandang pasok. Parang hindi magandang pasok ng ano, Disyembre sa kwento na may wagang Burnay. Nakakaloka. Wrong timing. Oo, eh, tayo pa naman partner pag nagbasa tayo ng kwento na may wagang Burnay, ano tawag dito eh, walang practice. Oo. Walang preparation. On the spot, 'di ba? So on the spot hindi natin na filter itong kwentong ito. Usapang utang. Sumamalob ng mga nakikinig ngayon, naalala nila 'yung mga utang nila. Damay din kami. Sa true, yun nararamdaman na namin. Ayos na 'yun, sabi namin, happiness in the details. Ang saya ng season na ito, 'di ba? Yung ganyan na tapos biglang naalala namin na paano kami magiging masaya kung may utang din kami? Nanariwa tuloy sa mga isipan namin yung mga utang namin. Totoo, nag-isip tuloy kami na, oo nga, no, pwede nga bang takasan ang utang? Ano ba yon? Parang hindi talaga bagay. But anyways, wala naman tayong magagawa, di ba? There's always a reason for everything. So may dahilan kung bakit ngayong araw na ito, yan ang kwento ng Mahiwagang Burnay. Isang pagpapaalala sa atin na mas masaya po talaga ang pasok ng bagong taon sa darating na 2024 kung walang isipin na utang. Mm-hmm. Mas masaya po at mas lalaki po ang mundo po natin kung kahit papaano unti-unti tayo nagbabayad ng utang. Kasi baka mamaya
walang pagbayad na nagaganap eh. Patong lang yan. Takas ka lang ng takas, 'di ba? Pero isang pagpapaalala na unti-untiin. 'Di ba? Slowly but surely, mararating mo rin ang finish line, 'di ba? Matatapos ka din sa utang na yan at masarap yan sa pakiramdam. Tingnan mo itong dalawang 'to, 'di ba? Natataranta na dahil sa utang. Isa ding pagpapaalala, wag naman po tayo manloko ng kapwa. Mm-mm. Tingnan niyo po yung effect nito. Isipin niyo po ha, kapag ka nanloko tayo ng kapwa, ang niloloko natin hindi lang yung taong 'yon, kundi yung pamilyang kakibat o kasama nun. So in this case, itong sa kwento natin, may single mom na may tatlong anak na sinusuportahan. Isipin mo, akala mo niloko mo lang yung nanay. Hindi. Hindi mo pakakainin pati yung tatlong anak. Paano ko nag-aaral yan? Damay-damay. Hindi makakapag-submit ng project, hindi makakain. Lipas gutom. Correct. Magiging rason kung bakit malnutrition sila. Diba? yun yung isipin natin bago tayo manloko ng kapwa. Huwag tayo manloko at all. May mga taong magsasakripisyo dahil sa kalokohan na ginagawa mo. Pasko na ganyan ka pa, ba? Bago-bagong buhay din. Pwede naman. So true. Siguro kailangan mo ng legal expert dito, ha? Correct. Kasi, hindi namin masagot eh. Oo, kailangan mo ng professional dito para matulungan ka. Kasi kung halimbawa... Pero part of professional na na walang bayad. Yung kayang magbigay ng ng free legal advice. Kasi baka mamaya, utang-utang na nga, may utang pa sila sa lawyer. Baka may kaibigan kang ganon. Baka may pwede kang malapitan ng Para magbigay lang ng advice ng anong tama at pwedeng gawin. Totoo yun. Yun kasi ang masaklap dito, partner, eh. Kahit na gusto mong kasuhan yung mga keme-keme root, di ba? Mm-hmm. Una, ang tagal. Pangalawa, may mahal. Bayad, di ba? Yun yung may ganon. Saan ka pupunta? Kanino ka lalapit? Sino kakausapin mo? Paano lahat? May libre pa ba ngayon? Yung libre ba may oras, di ba? Totoo mga yun. Ganyan. Pero yun yung tama. Try mo kasi hindi namin alam yung mga sagot eh. Para lang mas mabigyan ka ng linaw sa ginagawa mo. But I think siguro kasi nagpirmahan kayo na hindi mo naman pirma. Doon pa lang lusot ka na doon, absuelto ka na doon. Hindi mo pirma yun. As a lawyer, yun. Yes partner. As a lawyer. Diba? Kasi kung mapapatunayan mo na hindi mo naman pirma yun, wala kang responsibilidad na bayaran yun. May pirmahan bang na gana? Kasi kung ganito kalakihan yung utang, hindi naman binanggit yung amount, pero the fact na nauubos yung sweldo mo sa kakabayad ng utang, malaki yung amount na nakulimbat nung isa. Ah, diba? Mga ganun. O sabihin, pag ganyan kalaki yung negosasyon, may pirmahan yan, hindi pwedeng, pautang ako ng 1 million. Oo nga, hindi sabi niya, umutang sa bank, pinangalan sa jowa. O, see? So, diba, ano yun? Lusot ka na doon, basta mapatunayan mo lang na hindi mo pirma yun. Oo. Kasi diba yung mga banko nga, very particular sila sa pirma. Kahit alam, kahit pirma mo na talaga, papaulit nila kapag ka parang feeling nila may maling stroke naligaw lang yung quit. Correct, may ganon. Basta may naligaw dyan. May kulot lang ng konti sa pirma mo. Itatawag niya yan eh. O kaya ipapaulit hanggat mapatunayan na pirma mo talaga o tama yung pirma, mga ganun. Yung palang may paliwanag na agad na hindi ko pirma yan. Diba? Basta may hawak kang, may mga pagpapatunay ka na hindi sa'yo yun. Mm. So ang hahabulin ng bangko, yung taong nanloko at hindi ikaw. Bakit mo babayaran? Diba? Ang hirap-hirap magbayad naman ng utang. Ikaw bayad ka naman ng bayad, huwag mo babayaran. Wala ka ng mga traso ah. Hindi kasi ang problema sa kanya nakapangalan, yun yung problema. Paano kaya yun? Nangyari yung mga ganyan. Sabihin mo sa bangko, hindi ikaw yan. So kailangan mo dito ng legal expert to guide you. Oo, kung papaano, diba? Kasi hindi din namin alam eh. Tsaka baka iba yung mga rules sa ibang bansa. Kasi OFW, nandun sila sa ibang bansa, partner eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Lapit ka sa Department of... Kasi bago ka maglabas ng pera dito. Correct. Na hindi yun sa'yo, ha? Na hindi mo inutang talaga, ha? Paano? Hindi. Baka may kaakibat nga kasi, partner, na iba yung rules sa ibang bansa. Parang baka it doesn't matter kung pero basta sa'yo nakapangalan, technically sa'yo. Parang ganun. Naman kaya ganito, ipahanap mo dito sa Pilipinas. Baka nagtatago na dito sa Pilipinas. Diba? Anuhin mo, kulitin mo ng kulit. Nagtatago na eh, kasi bumalik ng Pilipinas for good eh. Yung nanloko daw eh. Mas madali na mahanap. Diba? At madami ka namang kamag-anak dito sa Pilipinas. May mga kakilala ka dito. Diba? Mga ganun. Yun kaya sa bayan naman. Ano niya ba yun? Yung nanloko sa kanya? Kamag-anak, kaibigan, jowa, workmate. Ewan ko kung
kung kaano-ano niya, basta manluloko siya. Kung dati kung kaibigan ko 'yan, tapos manluloko siya, hindi ko na kaano-ano 'yan, manluloko ka, 'di ba? Totoo ba? Oo, kaibigan niya. Makakalusot ka dito, makakalusot ka dito. Oo. Basta alam mo sa sarili mong hindi mo pirma 'yan. Oo. At hindi naman at talaga ipapatunayan mong hindi ikaw 'yun. Basta may pagpapatunay na hindi talaga ikaw 'yun. Yung mga CCTV, 'di ba? Pinangalan sa iyo, 'yung mga ganung camera, tangina pagbayad ng ano ha, nang hindi mo parang katulad lang 'yan ng nagbabayad ka pa rin ng cellphone na nawala na. Alam mo yung sakit sa kalooban nun. Parang yung nangyari sa akin, nagbabayad pa ako ng alahas as break na kami ng jowa ko. No. Sa club, no? Sakit-sakit. Alam mo yung break na kami, tapos binabayaran ko pa yung bracelet. Tinuhulog-hulog ako pa dun sa incheck. Diba? Mas malakihan to. Oo. Kasi yung bangko, interest. Oo. Combined na yung ano yung pera ninyo eh. Tapos parang wala pang matitira. Ibig sabihin, ganun kalaki yung pa, amount na nautang o nakulimbat kung ano man. Correct. Ngayon, nagtatanong naman itong humihingi ng payo sa atin kung paihiramin niya din. Hindi yun yung solution, I think. Oo, hindi. Kasi nadamay ka pa tuloy, hindi nyo nga ano yun eh. Mm-hmm. Hindi nga kayo yung may-ari eh. Nungutang. Diba? Kung may pera kayo ngayon, kung may extra halimbawa, gamitin yung extra na yun para humanap ng ano, ng expert para mas matulungan kayo. True. Nang tamang gagawin. Correct. Ha? Kasi kung kami lang, 'di ba tingnan mo naman sinabi ko, hanapin natin dito sa Pilipinas. Ipahanap. Total, marami ka namang kamag-anak. Correct, 'di ba? Nakaka-nervous kapag ka pinahanap mo. Oh. Alam mo naman dito sa Pilipinas, pag mga pinapahanap, hindi medyo nakakakaba. Charot. Nakaka-nervous kapag ka pinapahanap na. Oo, tsaka pag may mga pinakisuyuan ka, yan. May alagay, walang merienda. Alagay, walang pamasahe. Diba? So yan yung mga naiisip namin mga para-paraan, ba? Diba? Pero kapag legally merong magbibigay sa inyo ng tamang advice na ito yung daan na pupuntahan po ninyo, mas na tamang landas kayo pupunta. Sa madaling salita, pag sa amin kayo humingi ng payo na may mga utang din kami, naku, wala. Wala kayong maasahan sa amin. Mawawala kayo ng dalandas, di ba? Sa pagkakataong ito, sa ngayong araw na ito, sa kwento ng Mahiwagang Burnay, walang kwenta ang tambalan. May ano, ang kwenta lang namin today ay yung best namin na pangako na magtatagal kami ng mahabang-mahabang panahon, di ba? Na hindi kami maghihiwalay, naghiwalay man ng katnyel. Yan siguro yung maipapangako namin for today. Pero yung maipapangako namin, may maayos kaming payo sa'yo, walay. Hindi rin kami sure. Nga for today. Tagilid din kami sa mga naiisip namin ngayon eh. Oo eh. Kapag ka may utang kasi tagilid ka mag-isip, di ba? So, alam na. Pero napakahirap talaga ng ganyan. Alam niyo po sa totoo lang next time, these are ano eh. Ito yung sinasabi nating tuition fee. Diba? Mm-hmm. Kung magkano man yan binabayaran mo, kung magkano man yan, tuition fee daw yan ang buhay. So may mga iba na ang tuition fee nila ay 1 million kasi naloko sila ng 1 million, 'di ba? Para matuto, 'di ba? In others, pwede mas maliit, pwede mas malaki pa, 'di ba? So sa inyo, in your case, ito yung lesson. So next time, talagang mas magiging careful. And I think yun yung dapat na ipaalala sa ating lahat. Hindi po porke kaibigan. Correct. Eh talagang sobra na po talaga ang tiwala, lalong-lalo na pagdating sa pera. Mas maganda po talaga na meron pong papel. Tama. Meron pong usapan na hindi yung mga legal documents, lalong-lalo na kung malakihan ang usapan. Sa true. Hindi pwedeng bulong-bulungan lang. Correct. Mag-ingat tayo. Ang daming actually maraming lessons na pwedeng makuha mula sa kwento mo. Totoo. Blaze. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi ngayon yung mga transaction uso na po yung e-signature. Correct. Totoo. 'Di ba? So madaling makopya yung signature ng bawat kaya nga ang bilis nila lang. Totoo. Maiko-convert mo lang siya eh. Kunyari mag-appear sa'yo parang e-signature siya pero kunyari PDF. Oo. So hindi mo siya basta-bastang makukuha, di ba? Pero iko-convert mo lang siya eh to another file, makukuha mo na yung signature. Totoo, ganun kabilis makuha ganun. Yung mga pirma ngayon. Totoo. Kaya mag-ingat po tayo ha doon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng pirma natin o kaya yung mga legal documents, mga important legal documents. Huwag yung basta-basta din pinopost sa social media kasi mas kanyan makuha yung pirma mo patalo ka na, di ba? At magamit niya sa mga kalokohang transaksyon. Correct. Actually, partner, yung mundo ngayon nakaka-nervous eh. Parang talagang yung phone natin, nakikinig sila sa atin. Oo. Meron yang mic, may camera, takes your photos, gets your data, mga ganong camera tip. Nako, yung mga may scandal, kinabahan.
Kasi posible. Dinervyos. Kasi posible. Parang, di ba minsan magtataka ka, paano nangyari yun? Like yung, meron tayong isang pinuntahan na area. Tapos lahat tayo sabay-sabay nakatanggap ng message na may libreng milk tea. Oo. Dun sa malapit na, na milk teahan. Totoo at yun. Sabay-sabay kami paano nila nalaman na nandun kami? Oo. Parang diba? Nalaman yung number natin. Oo. Oo. Naghahanap tayo ng milk tea. Correct. Di ba? Hindi, aminin nyo na. Tingnan mo, sabihin mo lang ngayon, milk tea, milk tea, milk tea, milk tea. Oo, mamaya, yung phone mo may ads ng milk tea. Promise ko sa'yo. Nakikinig yung cellphone natin. Nakikinig yung cellphone natin. Oo, may sarili silang buhay. Correct. Oo, minsan nagdedesisyon na sila ng mga ano, ng mga bagay-bagay na kailangan natin. Pala-desisyon sila. Oo. Hindi, tsaka tayo mo, napaka-smart nila. Mag-search ka lang ng one time ng pampalaki o pampaliit, oo, pampahaba. bakit parang ganyan lagi? Magkakapareho sila. Wala bang iba? Hindi ko ano man yun. Pampalaki, pampalaba, pampataba. Di ba? Ganyan. Lahat na mag-appear sa'yo na mga produkto, minsan magugulat ka. Ako nagugulat ako, partner. Pag nabaw sa Viber. Oo. Tsaka minsan nakakagulat. Syempre, 'di ba, pag may mga registration na tayong nalalaman, 'di ba? SIM Kineme Latik. Ewan ko na, parang ganun. Pero ang nag-a-appear, 'di ba, yung pangalan natin sa radyo minsan. Nakakatakot, 'di ba? Ano ba 'yung pinag-uusapan natin, utang. Minsan may mamaya may magte-text sa iyo mamaya. Tungkol sa loan. Oo. 'Di ba? Creepy. Kaya wala lang, isang pagpapaalala na mag-extra ingat po talaga tayo. Totoo yun. Kung kailangan ng maraming layers ng security or protection para po sa mga passwords, yung mga ganyan, gawin po talaga natin kasi mabilisan na ang mga ano, mabilisan, high-tech na po ang mga panloloko. Yes. Professional na professional po ang mga mambubudol. Oo. Alam mo, partner, totoo yan, yung kapag ka nagsabi ng tungkol sa isang item, mag-appear yung AdSense of Agree ako. Ginagawa yun ng friend ko. Kapag pagka ganitong Christmas season, ang ginagawa niya, sinasabi niya talaga yung brand na gusto niya. Tapos sinasabi niya na sinasabi para mag-appear sa phone ng asawa niya. May ganun! Creepy! Nakakaloka! So, ingat-ingat po tayo, mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!